Yo, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball kung saan tayo ay naghahatid ng mga mabilisang update patungkol sa NBA. Masamang balita para sa mga fans ng Milwaukee Bucks. Ayon mismo sa mga taong nagtatrabaho ngayon sa Milwaukee Bucks, sila nga ay natatakot na posibleng nagkaroon ng severe ACL injury itong si Giannis. Dahil yun nga, kitang-kita natin sa larawan na ito kung paano na-extend ng sobra ang kanyang tuhod. At kaya sa mga ganitong injury, aabutin ito ng isang season bago pa man makabalik siya sa court. At nais ko lang na linawin yung balita ko patungkol kay Giannis kanina. Ang sinabi ko mga sir na usap-usapan nga na baka kinarma itong si Giannis. Hindi ako yung may sabi. Kumbaga binabalita ko lang. At kahit na sino man ay walang gusto sa nangyari kanina. At samantala, ano nga ba ang susunod sa dalawang team na ito? Sa Atlanta Hawks at sa Milwaukee Bucks. Walang Giannis ang Bucks at walang Trae Young ang Atlanta Hawks. Sino nga ba ang mag-step up dito? Para mismo kay Draymond Green, tiwala nga siya na oras na upang buhatin ni Lou Williams ang Atlanta Hawks. At patungkol naman sa Milwaukee Bucks, inaasahan ko mga sir na lalo pang magiging agresibo dito itong si Chris Middleton. At dapat na mag-ambagan ang lahat upang syempre maiwasan ang pagkatalo sa series na ito. Dahil kung iisipin, walang key player ang dalawang team na ito. Pero yun nga, kinakailangan na mayroong mag-step up. Well, para sa inyo, sino nga ba ang magdudumina sa series na ito? Mag-comment lang! At sa ating huling balita, ayon mismo kay Monty Paul, magkakaroon ng oportunidad itong sina Draymond Green at Steve Kerr upang mag-recruit sa kanilang mga kasama sa Team USA, kung saan kasama nga doon ni Draymond Green itong sina Bradley Beal at Zach LaVine na minsan ay naging matunog sa Warriors. At kaya pinaniniwalaan na ito nga ay isang magandang oportunidad sa dalawa, kina Draymond Green at Steve Kerr. At dahil magkasama sila sa isang koponan, malabong mamonitor ito ng liga. At ang isang rason kung bakit lumilipat ang isang player sa isang koponan ay dahil sa kanilang pagkakaibigan o syempre sa mga magagandang salita o sa mga panghihikayat na ginagawa ng oposisyon. Halimbawa, patungkol kay DeMarcus Cousins, malaki nga ang ginampanan ni Draymond Green sa pagpunta noon ni DeMarcus Cousins sa Golden State dahil sa kanilang pagkakaibigan na siyang nabuo noong sila nga ay magkasama sa Olympics noong 2016. At isa pang halimbawa, ang pagpunta ni Durant sa Brooklyn Nets kasama si Kyrie Irving ay dahil nga din sa kanilang pagkakaibigan. At ganoon rin nga ang nangyari kina Kawhi at Paul George dahil nga din sa pagkakaibigan. At baka sakali mga sir, sa puntong ito ay baka makuha ni Draymond Green ang loob ni Zach LaVine o itong si Bradley Beal. Dahil siguradong maraming mabubuong friendship dito para sa kanilang paglalakbay sa Olympics. At para mismo kina Draymond Green at kay Steve Kerr, ang sitwasyon na ito ay parang undercover na pagre-recruit o pangingisda sa isang dagat na puno ng isda. At bago tayo magtapos, shoutout nga muna kay Benz Manginsay from Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat Benz sa panunod. At yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always, maraming salamat sa panunod.